Magandang araw sa lahat. Ngayon ay isa sa mga espesyal na edisyon or ng ating segment na ating itatampok ang isa sa mga pinakamahal na barya na naibinta sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Sa katunayan, itong piso na ating itatampok ngayon ay isa sa mga pinakamahal na naibinta. Ito ay napabilang sa top 7 na most expensive coins ever sold in the Philippines. Ang tinutukoy nating barya ay ang 1974 1 peso Jose Rizal. Ano ang katangiang ng baryang ito? Bakit naibinta sa mahal na halaga? Ito ay naibinta sa halagang $8,000 o katumbas din sa halagang 400,000 pesos. Pero hindi basta-basta ang pisong ito. Ito ang ating alamin kung ano ang katangiang piso na naibinta sa ganoong kalaki. Paano naman kung meron kang isang ordinaryong 1974 na 1 piso, magkano ba ang maibibinta nito? Yan din ang ating aabagan, ang ating pagkatutukan mamaya. Ito ang Mars TV, para pa rin sa world currency, paper bills at mga barya. Ang 1974 na 1 piso ay ito lamang bukod tanging barya na naipasok sa pinakamahal na naibinta dahil ang halos lahat ng naibinta na pinakamahal ay noong pre-World War II pa. Yung sa panahon ng US administration, kadalasan ay naibinta sa taong 1906 hanggang 1917. Then mayroong isa yung Panay Queens na naibinta din sa malaking halaga. So ito lamang 1974 na naipasok sa pinakamahal na baryang na ibinta. Ang 1974 lamang ang naipasok sa isa sa mga pinakamahal na barya sa ating bansa with regard sa modern coins. Meron na akong mga videos tungkol dito na the most expensive coins ever sold sa ating bansa. Ay kung gusto nyong mapanood yon, ay may clickable link ako na makikita sa huling bahagi ng video ito. Kung gusto nyong mapanood yon, ay may clickable link akong ibabahagi sa inyo. Ang 1974 tulad din ng 1972 na may metallic composition na nickel brass, kaya hindi siya madaling kinakalawang dahil ito ay may 70% na tinatawag na copper, then yung 18% nito ay zinc, at yung 12% naman ay nickel. So, hindi siya madaling kinakalawang. Kung meron kayong 1972 at saka 74 ay hindi agad ito kakalawangin. Yung timbang naman nito ay nasa 14.45 grams. Then, ang diameter nito ay sobrang malaki na nasa 33 millimeter. At may thickness na 2.17 millimeter. Sa harapang bahagi, makikita natin ang coat of arms ng ating bansang Pilipinas na may nakasulat sa itaas na Republika ng Pilipinas, at ang Bangko Sentral naman na sa bandang ibaba at ang mint year na 1974. Sa likurang bahagi, makikita natin ang salitang piso, ang larawan ng ating dakilang si Gat Jose Rizal, ang ating pambansang bayani na may 1 piso at ang kanyang pangalang Jose Rizal. Naalala ko tuloy itong baryang na ito, yung dati naming tinitirahan
may second floor iyon. Habang hinulugan ito ng aking mga butihing magulang, yung sa pagitan ng first floor at second floor, ay amin itong sinisilip kung gaano nakarami ang naipon. So, sa tingin ko ay sobrang napakarami yon, dahil halos sa second floor or sa pagitan ng second floor ay yung mga piso na aming nakikita ay sobrang dami. But unfortunately, sa kasawian palad, yung pirang naipon ng aking magulang ay biglang naglaho iyon, dahil ninakaw daw ng aming kapitbahay dati. So, halos walang natira na 1972 at saka 74. Pero sobrang dami yon. Naalala ko pa yon, dahil yun ay nasa pagitan ng itis. Yun ang aking naalala, dahil nagbibinata na rin ako noon. Kaya sobrang nagalit ang yumaang kong ina, dahil ninakaw ang lahat ng kanyang barya na ganito. Kaya itong 1972 at saka 74 ay very sentimental na barya, dahil tuwing nakita ko ito ay naalala ko ang yung ninakaw na barya ng aking mga magulang noon. So, bakit ba na ibinta ang 1974 sa halagang $8,000 o katumbas din sa 400,000 in pitch piso? Ano ang katangian ng baryang iyon? Bakit na ibinta? Yung ating mga ordinaryong 1974 na makikita sa ating bulsa o sa ating bahay ay hindi siya ganon na naibinta, dahil yung naibinta ay isang prop set na ginawa sa San Francisco Mint. Yun ay may minimal na mintis lamang iyon. Itong barya natin ay galing ito sa Denver, dahil ang prop set ay ginawa lamang sa San Francisco Mint. Bago natin ilahad ang mga presyuhan or bintahan ng 1974 na 1 piso, ay atin munang tignan kung ilan ang mga mintage number or populasyon ng 1974. Yung galing sa Denver or mga ilan din na galing sa San Francisco ay may mintage number lamang na 65,002,178. Yung mintage number naman na galing sa San Francisco na tinatawag nating proof set ay nasa 10,000 na piraso lamang iyon. So, yung galing sa San Francisco Mint ay proof set na iyon ay naibinta sa halagang $8,000. Yun ang naibinta sa pinakamahal na halaga. So, punta na tayo sa presyuhan ng barya sa ating mga ordinaryong 1974. So, punta muna tayo sa ating local e-commerce na may nagbibinta sa pinakamura na 500. Yung 500 piso pa lang ay sobrang hindi malinis. Parang marumi na siya. Then, may isa pa na nagbibinta sa halagang 1,500 in pitch piso. Then, may nagbibinta ng dalawa sa halagang 5,000. Yung dalawa may nagbibinta sa halagang 5,000 na halaga. Then punta tayo sa isang carousel.com. Na alam natin yung carousel ay nagbibinta ng murang mga barya, pero ito dito may dalawa na nagbibinta sa halagang 12,000 in pitch piso. So, sobrang napakamahal itong 1974 na bago lamang ito na bininta nung nakaraang buwan lang ito, kaya nag-update tayo ng 1974 dahil may nagbibinta sa halagang 12,000 in pitch piso. So, sobrang napakamahal ang baryang ito kung
ibinibenta na ngayon. So, punta tayo sa isang international .com na tinatawag nating eBay.com. May nagbibinta sa nito, dalawa, yung 40 US dollars, bininta sa 40 US dollars, nakatumbas din sa halagang 2,000. Yung iba ay binibinta sa halagang 38 US dollars. Ang iba ay yung 34.99 US dollars at yung isa ay 29.99 US dollars. Kung magtatanong kayo kung meron na bang naibinta nito, of course meron na. Isa, noong February 5, yung bago pa lamang nung nakaraang buwan, February 5, 2022, sa halagang 8.99 US dollars o katumbas din sa halagang 400 in PHP. So, kung makikita nyo sa carousel na bininta ito sa 12,000 ay sobrang napakamahal na dahil sa tanyag nito. At meron akong ipapakita na barya dahil ang 1974 ay sobrang napakalinis talaga kung tignan. Kung meron kayong 1974 ay sobrang napakalinis tignan. Kung ating ihambing sa 1972 ay napakalayo talaga siya. So, titignan natin ang 1974 na barya na aking naitabi. Ito po ang ating barya na 1974 na naitabi ko. So, ating ihambing sa ating 1974 kung gaano ba siya kalinis. Tingnan ito. Tingnan nyo. Ay, sobrang napakalinis talaga. Hindi kinakalawang. Yung 1972 natin ay hindi siya gaanong maganda tingnan. Yung konteksto or yung mga salita ay halos hindi na mabasa. Pero itong ating 1974 ay kahit saan ang gulo tingnan ay yung mga words ay talagang pulido kung ito'y ginawa. So, mayroon akong ipapakita. Yan. Ito, one of my favorite na aking tingnan. Yung kung makikita nyo yung taong 1974, yan siya, ating zoom, ay may makikita tayong DDR or DDO. Yung 1974 ay ini-stamp ng dalawang beses. Kung inyong makikita, yung 9 ay visible sa ating mata kung gaano ito ini-stack ng thrice. So, yung 4 din, tingnan nyo yung 4, ay parang ini-stack or ini-stamp ng dalawang beses. So, maganda talaga tingnan itong 1974. Kaya sobrang mahal kung ito'y bilhin na sa merkado. So, yan siya. Pulidong pulido. Mayroon akong naitabi dito ay mga lima lamang ito dahil yung iba ay 1972 na yan. Ito ang aking naitabi na limang piraso lamang na 1974. So, paano mga kasikahan? Hanggang dito na lang ako sa ating 1974 na 1 piso. Sana ay naidagdag ito ng kunting kaalaman with regards sa ating 1974 na 1 piso. Uli ay sa mga baguhan at sa mga hindi pa nagsusubscribe ng aking channel ay inanyahan ko po kayo na mag-share, mag-like at mag-subscribe at pakihit na rin po ang bell sa bandang ibaba para ma-notify po kayo kung meron akong bidyong ipamahagi sa inyo. So, salamat. Malapit nang maabot na ang ating inaasam na 4,000 watch hours at saka yung subscriber natin, sana ay mag-subscribe pa rin kayo. Nataos puso akong mapapasalamat sa inyo. Sa mga walang sawang nanonood ng aking munting channel na handog para sa inyo. Ito po ang Mars TV para sa
special na edisyon ng barya na 1974, 1 piso at nag-iwan ng katagang mabuhay po ang ating bansang Pilipinas.